Hello guys, welcome back again to my channel. So if you're new to my channel, let me introduce myself to you. I am Cinderella May Alameda Hanaban, a dialysis nurse in Saudi Arabia. So for this video, iba ngayon yung topic. It's not about dialysis. So yung topic ko ngayon is ano ba ang guidelines pag nandito ka na sa Pilipinas at kung ano ba ang kailangan at dapat fill upan bago ka makalabas ng airport at bago ka pumunta dito sa quarantine facilities at kung ano ba ang dapat gawin pag nasa quarantine facilities ka. So, just keep on watching! So, kami, yung flight namin mag-asawa is May 17. Dumating kami dito is May 18. So, counted na siya as first day, as day 1 from our 10th day na quarantine. So itong sasabihin ko is applicable only for those who are traveling from Saudi Arabia going to Clark, Pampanga. I don't know kung anong guidelines ng NAIA. Maybe same lang din, pero I don't know. So, wala akong experience and wala rin akong mapagtanungan. So, this is only based on my experience, ha? So, this is only applicable from Riyadh to Clark, Pampanga. So, kami, yung flight namin ng asawa ko is May 17 from Riyadh to Clark. And then 11:35. So, nung dumating kami sa airport, ano bang dapat gawin bago dumating sa airport ng King Khalid International Airport? So, sa entrance, bago pa lang kayo pumasok sa entrance, open nyo na yung Tawakal na app nyo. So, sa Tawakal na app, ang hinahanap lang nila is yung kulay green. Itong kulay green, tsaka yung parang dark green. Parang ganitong kulay. Basta dark green siya. Yung light green is not infected. And yung dark green is immune. So, yun lang yung dalawa, yung allowed nilang papasukin. Naghahanap sila ng PCR test kapag wala kang Tawakal na app. So, yun lang. So, yun lang yung kailangan bago ka makapasok sa airport. Pagkatapos mong dumating sa... by the way, yung PCR test na yun, if wala kang Tawakal na app, hindi sila naghahanap ng PCR test pag may Tawakal na app ka na nakasulat doon is not infected or immune. Yun yung hinahanap nila. So, pagdating mo sa entrance, maraming mag-a-assist sa'yo dyan. Kasi, by divide-divide siya, may mga line siya na papunta ditong airport, na papunta ditong lugar, papuntang Pilipinas, papuntang airlines, ganon. So, pagdating mo doon, punta ka doon sa, may nag-guide sa iyo doon na Saudi, kung saan ka pupunta. So, bago ka dumating sa check-in counter, dadaan ka muna sa scanner nila. Sa scanner nila is doon, is may parang video, kinukuna ng temperature kung sino pumapasok doon. And then, once na-clear ka na, pwede ka nang pumasok. And then, hanapin mo na yung airlines mo kung saan ka mag-check-in. So, kami, is Saudi Airlines kami. So, doon kami sa dulo. Pumunta kami doon and then, hindi na kami nagpila because nag-online check-in kami para hindi na kami mahirapan. So, yung ginawa na lang namin is nung sinabi kong nag-online check-in kami and we have boarding pass, nag-weigh na lang kami ng aming baggage. So, sa baggage, strict po sila. Pag sinabi nilang 23 kilos per piece, diba, 2 pieces allowed sa atin and 7 kilos hand carry, medyo strict po sila sa kilo. So, if you have 24 kilos sa bags nyo, sa bag nyo, hindi ata nila i-accept. Yung sa akin kasi 23.5 inallow nila. Yung sa kabilang doon, parang hindi ata inallow, naging more than ata. So, pinagbawasan. And then, edi kasi may boarding pass na kami, binigay lang namin yung aming passport and then hinanap nila yung Red Cross. So, ilalagay ko dito yung picture kung ano. Bago kayo makapag-check-in, hindi kayo makakapasok dun sa visa center pag wala kayong Red Cross. So, sa check-in counter pa lang, ang hinahanap nila is yung Red Cross, yung parang ISIF. ISIF yung registration natin dito sa Pilipinas sa swabbing natin yung. Yung Red Cross na yon is parang ina-advise 3 days before ng flight. Pero marami pa rin kasi sa atin na hindi nakapag-download. So, maraming natenga dun sa check-in counter kasi wala ngang Red Cross.
Ang importante po is yung ang importante lang po sa Saudi Airlines, hindi po sila naghahanap ng swab, basta ang importante po is may tawakal na ka na not infected or immune, and then yung Red Cross mo na registration. Hanapin nila yon, and then titignan kung pangalan mo ba yon or hindi. So if once cleared ka na sa mga requirements nila, that's the time na makapunta ka na dun sa check-in. Yan yung advantage pag naka-sign in ka. Yan yung advantage pag naka-sign in ka online. Parang tinignan lang nila yung passport mo kung ikaw ba yan, and then magpiprint na lang sila ng card, parang boarding pass, and then yun na, pasok ka na. And then pagpasok mo doon sa check-in, naka-check-in ka na, pagpasok mo na doon papunta sa visa counter, may lalaki na nag check ng baggage nyo. So, kung may dala kayong maleta na maliit, yung small na yon, okay lang naman yon. Pero, dapat hindi siya mag-exceed ng 7 kilos, tsaka sa standard size nila. Tapos, pag may backpack kayo, siguro din yung hindi full. Kasi yung mali ko lang is, meron akong backpack, and then meron akong maliit na bag. Ayan yung backpack ko, tsaka maliit lang na bag. Kasi maraming food yon. Kasi dapat magdala ka ng madaming food pag nandito ka sa quarantine. So, strict sila, pinagbabawas-bawas. Pero, depende yon. Depende yon sa inspector or sa sinong man nagbabantay doon. Kasi merong mabait at merong mga medyo stricto sila. So, pagdating mo na doon, pag okay na yung hand carry mo, may visa doon. Sa visa doon is pakita mo lang yung visa mo, passport, and then ticket. Then that's the time you can go in para sa x-ray ng mga hand carry mo. So if you're cleared na sa x-ray ng mga bagay mo, so hanapin mo na yung gate number. Sa gate number, doon ka maghihintay ng iyong flight. So doon is one seat apart din kasi may nag-iikot-ikot doon na mga tawag doon. Basta may nag-iikot-ikot ng mga military doon. So, always wear your mask kasi nanita talaga sila. Pagdating naman sa aeroplano ng Saudi Airlines, one seat apart din. Pagdating mo doon, pag-upo mo doon, is disinfect na nila. And then, one seat apart. Konti lang kami siguro mga pasahero ng Saudi Airlines, like 50 to 60 person lang kami. Kasi doon sa likod, walang masyadong tao, as in bakante siya. So, yon. And then, one seat apart kayo. Hindi, pag tatlo lang, tatluhan lang kasi yung, tatluhan yung chair ng Saudi Airlines. So, walang tao sa gitna. So, one seat apart. And then, kung aalis na yung aeroplano, may mga 10 or 15 minutes na sa himpapawid na is parang nagsispray sila ng disinfectant. So, ayan siya. Ayan, nagsispray sila ng disinfectant. And then, after that, yun na, naghintay na lang kami ng food. And then, yung food, hindi ko na na-videoan kasi pabilisan kumain ngayon doon sa Saudi. Hindi gaya dati nung those days na wala pang COVID, pwede kang kumain or mga 10 minutes or 15 minutes. Ngayon po, hindi na. So, pag-serve ng pagkain, kain ka agad. Kasi 3 to 5 minutes, babalik yung mga flight stewardess and kukunin yung food mo. So, after that, that's it. And then, pag bago ka lumapag, is bibigyan kayo ng kulay yellow, which is this one. Yung kulay yellow na health declaration form. So, fill upan yan bago sa aeroplano. Sa aeroplano pa lang kayo para hindi kayo mahirapan pagbaba. Kasi pagbaba, super dami ng mga pa-fill upan mo. So, by the way, sa airport pala, sa International King Khalid, is nagbibigay sila ng mga hygiene kit. So, minsan, hindi kami nakakuha dun sa bandang entrance kasi busy nga maraming tao. So, umiiwas kami sa manabing tao. So, pero pagdating mo sa loob ng aeroplano, nagbibigay na sila ng hygiene kit, nilalagay nila sa maliit na sobre. And then yung laman nun is ito, which is the wet wipes mask and the hand sanitizer. So, yun. And then, so, safe ka raman dun kasi, yun. So, paglapag ng aeroplano sa airport is, yung Saudi is strict din sa pagbaba ng pasahero sa aeroplano. Pag sinabi nilang row by row talaga. Hindi gaya dati na pasiksiksikan ka, paunahan. Ngayon po is iba na. So, paglapag nyo po is row by row na. Kung malayo upuan mo, it's okay kasi makakapalapag ka pa rin naman. Kasi hindi rin kayo makakaalis sabay-sabay. Kasi pagdating nyo sa airport, maglaline rin kayo papunta sa
tawag nito sa boarding area ba yun? Parang waiting area. So, insert ko na lang ang clip. So, dyan kami naghihintay. Nagmi-meeting yan. Orientation with the OWA. Orientation ng OWA kung anong gagawin namin, anong dapat namin gawin. So, may mga papel silang binigay sa amin. Apat yon. So, ito yung mga papel na yon, Bureau of Quarantine, yung lahat-lahat na yan. Fill upan yan lahat-lahat. So, nag-iikot sila one by one. Pag may tanong ka, raise your hand na lang. And then, fill up. And then, kukunin na nila yon. So, sa may nagtatanong sa mga mag-asawa, bawal po. Kasi nag-try po ako pumunta sa Bureau of Quarantine. Kasi kinausap kong OWA. Yung OWA ang kinausap ko. Yung OWA, walang problema. Pero pag nasa Bureau of Quarantine, dun ka magbigay. Dun ka pala pumunta para bibigyan kayo ng permit kung pwede kayo magsama ng asawa mo. So, pumunta po ako doon at sinabi hindi po allowed yung mag-asawa sa isang room, even you are pregnant. So, kahit pregnant ka po, maghihiwalay pa rin po kayo ng asawa niyo unless you have a medical reason para magsama po kayo ng asawa niyo. Saka, if may baby po, example, pamilya kayong magkasama, dalawang anak, tsaka kayong mag-asawa, hatiin niyo po yung anak niyo isa-isa. Kaya isa-isang room po kayo. Hindi po talaga kayo magkasama buong pamilya. So, example, ako, wala, example lang ha. Example, kasama ko anak ko, tapos yung asawa ko. So, mag-choose kami ng asawa kung sino sa amin ang kukuha ng bata. Kasi hindi kami pwedeng magsamang tatlo. So, yun lang. I-allow lang nila if you have a medical condition. Pero pag healthy ka naman, walang problema. Kasi, meron dong buntis, hindi siya inallow talaga ng Bureau of Quarantine kasi marami, as in marami silang explanation, pinakita nila lahat-lahat ng guidelines, ganun nga. So wala tayong choice kundi sumunod lang sa gobyerno, wala tayong magagawa doon. Ang advice lang nila is pag pumunta ka na doon sa pilahan, yan yung pila, yan yung hotel na pupuntahan mo. So silang magbibigay ng hotel mo. So pag nagpila ka doon, sama mo yung asawa mo or anak mo. And then, bigay lang yung parang affidavit. Yung affidavit, and then, bigay mo lang sa kanila yon. And then, sasabihin mo na kasama mo yung asawa mo kung pwede is same hotel kayo. So, pag binigay na sa'yo yung papel na yan, so may pangalan na ng hotel, kung saan kayo pupunta, yun na yung after nun, pwede na kayo lumabas. Lumabas kayo, and then bababa lang kayo. Pag sa Clark to guys ha, bababa kayo sa elevator, and then doon na naman is sa visa. So, sa visa na yon is yung prepare nyo yung parang maliit na card. Maliit siya na card. Nakalimutan ko yung ano niya. Basta maliit siya na card kasi yung health declaration. Parang health declaration form yun. Ay, yung kulay yellow. So, yung kulay yellow na yon ibibigay nyo yun sa visa. And then, yun sa visa, tatanggalin nyo lahat. Yung mask, may headband kayo, may eyeglasses kayo. So, yun na. After ng visa na na-approve na yung visa nyo, is pupunta na kayo dun sa baggage. Sa baggage counter ba yun? Parang ganon, sa baggage. Para kunin yung luggage nyo. So, sa luggage na yun is social distancing din. Baka nagulat na lang kayo yung bag nyo, wala na sa yung umiikot-ikot doon, hindi ko alam tawag. Nandun na pala sa gilid kasi ina-avoid nila yung crowded people. And then, disinfected na siya kasi nung nakuha namin yung bag, yung maleta ko, as in, basa siya. So, siguro pinag-spray-spray yan na nila. Kasi nung sa airport kami, nagsispray-spray na sila ng mga trolley, na nagsispray na sila. So, after yung nakuha ng, ano mo, after nakuha ng luggage mo, lumabas ka, maraming mga banks dyan kung gusto mo magpapalit from dollar to peso. So, after nung pagpalit ka na, example, pero kung hindi ka naman pumalit, okay lang. So, don't worry. Pag lumabas ka na dun sa airport, is may mga buses dun. Maraming bus. Ito yung video. So, may lead niya kung saan hotel ka na-assign. So, kami, luckily, hindi na kayo maghihintay kasi nandyan na yung bus namin sa ng hotel namin. So, dun. So, yan, may magma-assess sa'yo. And then, yung sa hotel, yan yung bus. And then, pag-akyat naman sa taas is one seat apart. So, yun. Pag dito sa hotel naman, sa hotel, pagdating yun dito sa hotel, may house rules. Yung OWA? Mag-orient muna ng OWA sa inyo. Tapos, yun, may pepermahan na naman. And then, after that, yun na, one by one lang bumaba sa bus.
Then, pagpunta ng afternoon, tapos ka na, that's the time na sabihin mo sa reception desk na, ay, kasama ko pala pamilya ko, kasama ko asawa ko, pwede bang magkatabi lang kami ng room or magkaharap kami ng room? Kasi allow naman nila, pero hindi kayo allow na magkasama sa room. So, afternoon, so okay na, kasi yung asawa ko dyan lang sa kabilang room. So, pag naghatid lang ng pagkain dito is kinakatok, so nakikita na lang kami pag kinuha namin yung pagkain. Pero bawal kaming usap o magkalapit na dalawa. So, yun. Kasi, parang may rules dito na parang ano yung behavior na bawal na kasi, diba? So, yun. And then, may house rules. Yung house rules dito is 10 days kami dito. So, in the 7th day, kami isa-swab. So, this is our second day. So, may 5 days pa kami. The 7th day, kami isa-swab. Pero yung result is lalabas from 9 to 10 days. So, pag negative na kami doon, is that's the time na uwi na kami sa aming probinsya. At free po yun sa under ng OWA. So, kami po ay galing pang uwi pa ng probinsya sa Iloilo. So, pag dumating na yung result namin, inshallah, in God's grace, sana negative kami kasi miss na namin yung baby namin. So, after nun is, magko-coordinate kami sa OWA para makauwi kami sa aming probinsya, which is Iloilo. And then, if nasa Iloilo kami, is ibang protocol naman kasi may sariling protocol yung mayor namin. So, pag negative kami dito, isa-swab kami ulit sa lugar namin. So, quarantine kami ulit. So, we don't have a choice but to follow their own protocol. So, wala. Kailangan lang nating umuwi kasi may asikasuhin din tayo na importante. And in God's grace, inshallah, lahat ay magiging okay. And dun sa mga tao na, sa mga kababayan natin na hindi pa naka-uwi, huwag kayong mawala ng pag-asa. Kasi nga ako, dapat naka-uwi kami nung March 15 pa. And then, 5 cancellation na po ang nangyari sa akin. And then, I just keep on trying and praying hardly to God na please let us go home. Even na maraming quarantine, mahabang quarantine, just let us go home. Kasi, drain na po tayo dyan sa Saudi. So, we need time to spend our family and also to take rest kahit saglit na lang ang natitirang bakasyon sa atin. Kagaya ko, parang kasi 5 ang cancellation na, so yung hospital namin is not allowing me to take more than 30 days of vacation. So I have 28 days of vacation left minus 14. So I have 14 days left to spend my days with my baby and my family. I have no choice. Kasi kailangan ko lang talaga makita ang anak ko at yung daddy at mommy ko, ang pamilya ko. Kasi we don't know what will happen. Hindi natin alam kung kailan matatapos ang COVID. Hindi natin alam kung may flight pa ba next year. Hindi natin alam. So what we're going to do is, we will just pray. Wag lang po mawala ng pag-asa kasi ako nawalan ako ng pag-asa noon. But I just keep on praying na sana ganitong mangyari. And then eventually, God help me na eventually dumating lang na unexpected na nawalan na ako ng pag-asa na akala ko hindi na kami makakauwi kasi anong buwan na. Dapat March pa, diba? So, naging April, ngayon naging May na. So, ilang buwan yung pinaghihintay ko. So, lahat, yun lang, just keep on praying. And those who are confused, may vlog po akong pinapanood. Yung kay Sir Juan, lagi ko po yung pinapanood. Tsaka yung mga live, FB live niya, dun po ako nanonood kasi updated po siya. And dami ka pong makukuhang mga ideas kung anong dapat gawin niyo as an OFW and as a resident ng Saudi Arabia. So, yun yung mga guide na ano, na binibase ko lang doon. So, sa mga kakabayan ko, thank you for watching and sana is nakatulong yung vlog ko in my simple information, yung simple na information na binigay ko sa inyo. And God bless and have a safe flight and just continue praying because God is always there to listen to you. God bless. Bye-bye.